Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan ni Jesucristong muling nabuhay, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo natitipon bilang isang simbahan at sambayanan bilang katawan ni Kristo. Nagdiriwang at nagagalak sapagkat ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Hindi siya magugupi ng kasamaan at kamatayan sapagkat siya ang anak ng Diyos at siya ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya nga't sa ating kagalakan, tayo'y patuloy na magpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkalomong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat suma sa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pangunay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabit, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako.
upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kalosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas sa kordero ng makasunod. Tayo ng amang lumikha nitong mundo, buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, magkabuhay. Ano ba, Maria? Ang iyong nakikita, puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kaniningan. Anghel na malinaw, humot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y inaunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, magalak tayo at magsaya. Si Hesukristo'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi, siya ang ating kaliwanagan at kaligtasan. Muling nabuhay ang Panginoon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Happy Easter po sa inyong lahat. Parang hindi Easter, parang hindi kayo buhay. You know? Happy Easter po ulit sa inyong lahat. Pakibati din ang bawat isa, Happy Easter! Pakita natin sa muling nabuhay na Panginoon, buhay na buhay tayo, gising na gising tayo, at galak na galak tayo. Kaya't bigyan pa natin siya ng mas malakas na palakpakan. Meron daw isang bata, si Denver, ay naglalaro sa may sala at maaga pa noon ay napansin niya umuwi agad ang kanyang tatay. Nakasimangot, seryoso ang muka, nakahawak sa tiyan. At bagamat binati niya, hindi siya pinansin ang tatay niya. Dali-daling pumasok sa silid. Nabahala si Denver. Sabi niya, anong nangyari kay tatay? Miya-miya, yung nanay niya pumasok doon sa silid para siguro kausapin si tatay. At nung palabas na yung nanay, nilapitan ni Denver at sabi niya, "Nanay, anong nangyari kay tatay? Bakit ganoon? Mukhang namumutla siya at masama itsura niya at hindi nga ako pinansin." Sabi ng nanay niya, "Huwag kang mag-alala, Denver. Masakit lang ang tiyan ng tatay mo." "Ah, ganun po ba? Bakit po? Naku, kawawa naman si tatay." Sabi ng nanay niya, "Huwag kang mag-alala. Wala lang laman ng tiyan ng tatay mo. Magluluto na ako. Pag nagkalaman na ang tiyan niya, wala nang sakit. Kaya huwag ka nang mag-alala." Kaya sabi ni Denver, "Ganun po ba, nanay?" "Oo. Wala lang laman ng tiyan niya. Pag nagkalaman na yon, okay na."
napayapa na si Denver at naglaro na uli. Kinabukasan, pumasok siya sa eskwela. At habang sila'y nagdidiskusyon, biglang napahinto yung teacher. Napaupo. At napansin ni Denver, pinagpapawisan, namumutla. Nilapitan ni Denver at napansin niya yung teacher niya, nakahawak sa ulo. At sabi ni Denver, "Ma'am, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo namumutla at pinagpapawisan?" Sabi ng teacher, "Masakit ang ulo ko eh." Biglang napangiti si Denver. Sabi niya, "Ma'am, huwag kayong mag-alala. Alam ko kung bakit masakit ang ulo niyo." "Ha? Bakit?" "Sabi ng nanay ko, wala akong laman. Pag nagkalaman niyang ulo niyo, mawawala ang sakit. Kaya huwag kayong matakot." Ewan ko kung anong ginawa sa kanya ng teacher niya. Oh, pag masakit daw, walang laman. Mukhang hindi tumawa yung iba sa inyo. No? Nagumpisa ako ng isang biro. Alam niyo, sabi ni Papa Benedicto 16, sa kanyang bayan at sa ibang simbahan sa silangan, tuwing linggo ng muling pagkabuhay, nag-uumpisa daw ang pari sa pagninilay sa isang patawa, isang joke. Bakit daw ganun yung kaugalian nila? Kasi, nung unang muling pagkabuhay, humalakhak ang langit. Humalakhak ang Diyos. Bakit kamo? Nung Biyernes Santo, nung nakita nating namatay sa krus si Jesus Nazareno, namigati tayong lahat. Nagdalamhati tayong lahat. Nalungkot tayo ng labis, gaya ng mga alagad. Pero sa impyerno daw, nagpiesta. Galak na galak, humahalakhak si Satanas. Pero hindi niya sukat akalain, matapos ng 3 araw, na buhay na maguli, si Jesus Nazareno, nagtagumpay ang Diyos. Akala nila, natalo nila si Jesus. Akala nila, naisahan nila ang Diyos. Kaya't nung linggo ng muling pagkabuhay, humalakhak ang Diyos. Ang impyerno naman ang namigati. Si Satanas naman ang nalungkot. Kaya sa linggo ng muling pagkabuhay, para bagang sinasabi ng Diyos, "Akin ang huling halakhak." Kaya nga't ngayong linggo ng muling pagkabuhay, nagagalak tayo, nagsasaya tayo. Ang mga kampo ni Satanas, sila yung mga mukha ng Biyernes Santo. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha pa bang Biyernes Santo yan? Sabihin mo sa kanya, linggo na, no? Hindi na Biyernes. Tandaan nyo, ang mukhang Biyernes Santo lang ngayon, yun yung mga nasa baba. Yun yung mga kalaban ni Jesus na hindi na humahalakhak. Siguro nga mga kapatid, pinagmamasdan ko kayo kanina, yung iba siguro, naintindihan naman yung patawa pero hindi pa rin makuha ang tumawa. At naiintindihan ko yon, marami sa atin, kahit minsan gusto mong tumawa o umiti, hindi mo kaya dahil may problema ka. Hindi mo ngayon katabi mo, mukha bang problemado, no? Yung iba sa atin, hindi makuhang sumaya, kahit ang saya-saya na ng lahat. Dahil siguro nga, may pinagdaraanan ka. Kanina pa tayo, aleluya ng aleluya. Matapos ng 4 araw, pero iba sa atin, hindi pa rin maipinta ang mukha.
hindi makuhang magalak, hindi makuhang mabuhayan ng pag-asa. At huwag kayong mag-alala, sapagkat ganyan din ang mga apostol. Tayo nga, ang dali nating magsaya sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Pero alam nyo ba, yung unang barkada ni Jesus sa Sareno, yung mga una niyang kaibigan, hindi nila ganun kadaling na ipagdiwang ang muling pagkabuhay. Sa katunayan nga, hindi sila agad naniwala. Hirap silang maniwala. Naiisip ko na lang, na-imagine ko na lang, nung bumalik si Maria Magdalena, sinabi sa mga alagad, wala na yung bato. Wala nang laman ng libingan. Nakausap ko't nakita ang Panginoon. Siguro sinasabi ng ibang alagad, "Uy, Maria Magdalena, masamang biro 'yan. Hindi magandang biro 'yan, ha? Nakita natin siyang namatay. Inilibing pa nga natin siya. Ngayon sasabihin mo, nabuhay siya?" Hirap silang makapaniwala kahit na mismong si Jesus na Nazareno na ang nagsabi sa kanila, katulad ng templo, gibain nyo man ito, sa loob ng 3 araw, bubuhayin muli ang anak ng tao. Bakit ganon? Bakit ang hirap maniwala ng mga alagad? Sinabi na ni Jesus, ang dami ng pruweba, may anghel na nagsabi na. Pero mapapansin niyo sa mga darating na araw, hindi ganun kadali tinanggap ng mga alagad ang muling pagkabuhay. Bakit? Meron tayong kasabihan, too good to be true. Masyadong napakaganda para maging totoo. Hindi sila makapaniwala. Parang sobra naman yata yan para maging totoo. Yun yung katwiran ng mga alagad. Parang sobra naman yata yan para maging totoo. Pero mga kapatid, huwag tayong padalos-dalos. Sabi ko nga nung nakaraang linggo, ngayong mga mahal na araw, sana humarap din tayo sa salamin. Huwag lang natin baliktanawin ang mga nangyari noon. Huwag lang natin panoorin yung mga tauhan noon. Humarap din tayo sa salamin. Huwag natin sabihin, bakit ganun yung mga tao? Palaspas ng palaspas, tapos miya-miya, ipako sa krus. Diba, tayo din naman, paiba-iba din ang isip. Kinakain din natin yung mga salita natin at binabasag natin ang mga pangako natin. Bakit si Judas ipinagpalit si Jesus? Hindi pinahalagahan si Jesus? Di po ba't pag nagkakasala tayo, ipinagpapalit din natin si Jesus? Hindi rin natin siya pinapahalagahan? Bakit si Pedro itinatuwa si Jesus? Eh di ba tayo din naman minsan? Sigaw tayo na sigaw ng biba. Pero ang buhay natin, parang itinatatwa din natin si Jesus. Nahihiya nga tayo minsan ipakita sa iba ang tama kasi kailangan makisama. Minsan nga minumura na si Jesus, tawa lang tayo ng tawa, pumapalakpak pa nga tayo, hindi tayo nababahala. Hindi naman tayo naiiba sa kanila. At ngayon yung mga alagad, ano yung parang katwira nila? Masyado yatang napakaganda para maging totoo, para paniwalaan. Hindi ba mga kapatid, minsan ganun din tayo? May mga bagay-bagay, mga turo, atas, at paraan ni Jesus sa Sareno, na sa totoo lang mga kapatid, ang tingin natin, masyadong napakaganda para sundin at maging totoo. Masyado yatang maganda yung pagpapakababa. Totoo ba yun? Yung mga nagpapakababa ang dakila? Kaya yung iba sa atin, magmamataas pa rin ako.
Masyado yatang maganda yung magpatawad. Tama ba yun? Magpatawad? Eh, sinasabi ng damdamin ko, galit ako eh. Magpatawad? Masyado yatang maganda. Hindi yata makatotohanan yan. Kaya maghihiganti pa din ako. Masyadong maganda yung magbigay ang tunay na yumayaman sa mata ng Diyos. Magbigay? Hindi. Parang hindi practical yun. Kaya kakamkaming ko na lang, kakabigin ko na lang lahat. Masyado yatang maganda yun nagsasabi ng totoo. Hindi kasi sikat. Konti lang kakampi sa'yo. Kaya sa kasinungalingan na lang at magpapalusot na lang ako. Mga kapatid, sa pagharap natin sa salamin, wala rin tayong pinagkaiba sa mga alagad na hirap makapaniwala na buhay at matagumpay si Jesus. Doon na lang tayo sa mas praktikal, mas nakikita, mas may resulta agad, kung saan masisikat lahat, yung mas gusto ng mundo. Kasi yung parang tinuturo ni Jesus, masyado yatang napakaganda. Totoo kaya yun? Totoo kaya yun? Kaya sa pamumuhay natin, mas pinipili natin yung batak ng mundo. Totoo kaya yun? Yung nagpapaubaya ang pagpapalain? Hindi yata. Kaya mas pinipili natin yung ako ang mas nasa taas. Nakiusap na nga ako nung prosesyon. Sabi ko, ipakita natin si Jesus. Mas dakila ang nagpapaubaya. Pero may mga tao pa rin na hindi, dapat ako yung nando sa taas. Dapat apaka ko silang lahat. Makikipagsuntukan pa. Masyado kasing maganda yung masyadong maamo eh. Parang hindi makatotohanan. Parang hindi naman yun ang dapat sundin siguro. Yung maging tahimik, maging maamo. Too good to be true. Huwag ganun. Dito na lang tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, kung inaakala natin masaya ang mga nandaraya at marahas, kung inaakala natin nagwagi ang mga palalo, ang mga manloloko, kung akala natin nagtagumpay ang mga nanlamang at mga pasaway, kung akala natin nanaig ang kadiliman at kasamaan, tandaan natin, nasa Diyos ang huling halakhak. Hindi patapos ang lahat. At ang mabuting balita nito mga kapatid, dahil muling nabuhay si Jesus sa Sareno, atin din ang huling halakhak. Kung hahayaan natin ang buhay ni Jesus, ang maging buhay din natin. Atin din ang huling alakak kung susundin natin ang landas ni Jesus sa Sareno. Yakapin ang krus, magsakripisyo, masyado yatang napakagando nun para maging totoo. Pero mga kapatid, ito lang ang landas ng muling pagkabuhay. Ito lang ang landas ni Jesus Nazareno. Ito lang ang landas ng tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno. Hindi ito makukuha kung sino ang siga, kung sino ang masusunod, kung sino ang nakalamang. Ito'y masusukat kung sino ang nagpakumbaba, sino ang sumunod, sino ang naglingkod. Kaya't sasariwain natin miya-miya ang mga pangako sa binyag.
sapagkat nung tayo binyagan, tinanggap natin ang buhay na pinagtagumpayan ni Jesus sa Sareno. Tayo ngayon, tagapagmana na rin ng langit. Kaya pwede tayong humalakhak. Pwede tayong magalak. Sapagkat may pagkakataon tayo na maging bahagi ng tagumpay ni Jesus sa Sareno. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, mga kapatid. Kung namimigati ka ngayon, kung parang ikaw ay nasa baba ngayon at parang naapi, parang nahihirapan dahil nasa tama ka, dahil sumusunod ka sa Diyos, dahil tapat ka, huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Yun ang tunay na kapit, hindi lang sa lubid, hindi lang sa pingga. Kumapit ka kay Jesus, hindi lang tuwing Enero na Anuebe, hindi lang tuwing Biyernes Santo, kumapit ka sa Kanya buong buhay, habang buhay, upang sa bandang huli, katulad ng Diyos, katulad ni Jesus Nazareno, atin din ang huling halakhak. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sa iyong muling pagkabuhay. Salamat po at binibigyan mo kami ng pag-asa. Salamat po sapagkat ang nagiging tapat, nagmamahal at tumutulad sa iyo, magmamana ng buhay na walang hanggan, magiging kabahagi din ng iyong huling halakhak. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Aleluya, Amen, Aleluya, Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ngayon ay sasiriwain natin ang mga pangako sa binyag. Ibig sabihin, sasariwain natin ang ating pagsunod kay Jesus Nazareno upang ang buhay niyang pinagtagumpayan ay maging atin. Kaya't ang ibig sabihin ng binyag, tayo'y mga anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, sa salita at sa gawa. Kaya mangyari lamang pong pakisagot ang mga tanong na ito. Iparinig natin kay Jesus Nazareno at sa Diyos Ama ang ating matibay na pananampalataya. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. O, iparinig natin kay Satanas. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman iparinig natin sa Diyos ang ating pagmamahal at katapatan sa Kanya. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Biren, ipinako sa krus na matay nibing, muling nabuhay at nadulukluk sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo,
tayo ay pinatawad sa ating kasalanan, doon tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umasang pagkakaloob niya ang ating kahilingan, ang ating tugon, Amang mapagmahal, linggin mo kami. Amang mapagmahal, linggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, mag-iisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga biktima ng karahasan ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos sa muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, tinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagkatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nagahari kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming pinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya,
ang lahat ng paralapapuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang mga tunay na magtatagumpay at hahalakhak ay ang mga tapat na anak ng Diyos. Kaya tumawag tayo ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno na muling nabuhay para sa ating tagumpay at kaligtasan. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Pinalalahanan po ang lahat na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa, ang ating mga tagapaglingkod nitong mga mahal na araw. Salamat po dahil laging maayos at natitiyak ko mabiyaya ang mga naging gawain natin nitong mga mahal na araw dahil sa inyong wagas na paglilingkod. At salamat din po sa inyong lahat. Ang tahanan ni Jesus sa Sareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At ipinamalas natin nitong mga mahal na araw, itong simbahan ng Quiapo ay inyong naging tahanan sapagkat sinamahan natin si Jesus mula sa krus hanggang ngayon sa muling pagkabuhay. Kaya nga't nawa, lalo niya tayong pagpalain. At sana, hindi lang tayo tuwing Biyernes Santo o piyesta na deboto ng Nazareno sapagkat ang tunay na magiging kabahagi ng kanyang muling pagkabuhay, ng kanyang tagumpay, ng kanyang huling halakhak ay ang mga tapat, sumusunod at dalisay na alagad, deboto at kapatid ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanay kanya nawang ipagsanggalang kayong mga nagdiriwang dito ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesus sa Sareno, ipinagdiriwang natin ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapangyarihan at pag-ibig ng muling nabuhay na poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.